Magandang hapon po mga kalapatids. Francis M. Love po, nandito na naman. And ngayong araw po is konting update lang po ulit sa aking mga flyers. Dahil ngayong araw, maghapon may araw, but sobrang lakas ng hangin. And ayun po, kung napansin niyo po is nagpapa-love fly ako ng aking mga old bird flyers kasi kailangan ko na po silang i-training soon. So, kung gusto niyo po makita yung buong update ngayong araw is stay lang po kayo dito sa aking channel. So, ayun po. Balik po ako sa inyo mga kalapatids. Ito pinaka the best na achievement mo lang. So, ayan po mga kalapatids. Sobrang lakas nga po ng hangin dito kaninang maga. But ngayon is medyo humuhupa na. Humihina na po yung hangin. But ayan po ang aking mga flyers. So, ito po yung mga old bird flyers ko mga kalapatids. And last Saturday nga po is may nag-love visitor sa akin. Apat po sila. And sila po sila Sir Ken, Sir Joey, Sir Perry, and Idol Ryzen. And ayun po mga kalapatids, meron ka agad visitor and aatakihin na yung aking mga alaga. And ayun po, hinabol na yung isa. Sana po hindi siya mahuli. So balikan ko po kayo mga kalapatids.
Ayun po mga kalupatids, nakapasok na po halos lahat ng aking alaga sa loft. Yun po mga pinoloftfly ko ngayong araw. Kulang pa po ako ng tatlo dahil binilang ko po yung mga ibon, mga old bird team ko na nagsipasukan sa loob. Kulang pa po sila ng tatlo, malamang mga nagsitago po dahil nga po kanina is merong humabol sa kanila. So bago ko po putulin tong video na to para sa update ngayong araw is ipakita ko naman po yung mga tsura lahat-lahat ng magiging pliers ko ngayong araw or ngayong taon para sa Old Bird 2021 season. So ayun po mga kalapatids, flip ko lang po yung camera. So dito po mga kalapatids is yung aking first round of young bird. So ayan po sila mga kalapatids. So magbaboxing po ako rito ng mga actually lahat po sila is ibaboxing ko na mga young bird. Dahil po is mag ship po ako ng mga young bird sa mga ibang lugar ngayong taon. So para lang po magsigurado ko na magiging okay yung magiging shipping nila, and pag napunta po sila sa ibang lugar, ibang environment, is hindi po sila basta-basta tatamaan ng sakit. So bali yun lang po ang pinaka main reason ko kung bakit ako magba-vaccine ngayong taon, dahil bali dalawang taon na po akong hindi nag-vaccine and wala naman pong masamang nangyari sa akin mga pliers. And eto nga po yung mga ibang old bird team pliers ko. Ito pong mga to is a 2020 birds and wala pong vaccine yung mga yan. And kung mapapansin nyo po, ayan sila, mga maganda naman po ang mga kinalabasan nila. And sa race po is magaganda rin po yung pinakita. And then sa training, ganun din po. And last year nga po yung 2020 young bird race namin is medyo nahirapan yung aming pagre-race. Meron po kong ibang mga naging club member na kokonti lang po yung natira sa kanilang race, young bird team pagkatapos ng race. So and then ako naman po is 75% ng young bird team ko ang natira sa aking mga 2020 young bird team nung natapos yung aming race ng 2020. And dito naman po yung iba. So ito po yung iba kong magiging Old Bird 2021 race teams. So dito po is medyo kokonti na po yung itsura nila dahil yung tatlo nga po is wala rito. And then yung iba pong ibon is nag pumunta ron sa loob doon. And last Saturday meron po ako naging loob visitor. And yung pong aking mga loob visitor is binigyan ko ng mga pag-gift bird. So bali po ang nangyari na lang dito sa amin is sinabi ko sa kanila na pumasok lang sila dito sa loob ng loft na to, and kung ano po yung matakman nila sa kanila na. So ayun po, well hindi ko naman po totally sinabi na sa kanila lahat ng madadakba nila. Sinabi ko lang po is mostly of the bird in here is pwede nilang kunin. Yung iba po kasi hindi po ako ang nagbreed. Yung iba pong club members ko and club president ibinigay po sa akin para subukan dito sa loft ko. Tulad po nitong blue check na to, hindi po ako nagbreed niyan. Yung pong is yung ka-club president ko po, saka yung blue check na nasa taas na yon. So bali let's see. Oh, and ito pong splash na to, hindi rin po ako nagbreed niyan. I think meron po akong 6 maybe 6 or more na ibon dito na hindi ako nagbreed, but pinasubok po sa akin yung mga ibon na yan dahil
gusto pong malaman nung aking club members or club president kung gaano nga po ba kagagaling ang magiging inakay nung specific breeder na gusto nilang i-keep sa kanilang loft. So, bali ganun po ginagawa namin dito. Kahit ako po, kaya po ako nagpapamigay ng aking mga young bird kung kani-kanino dahil specifically gusto ko pong malaman kung gaano po ba talaga kagaling yung magiging inakay nila nang hindi po ako ang nag-raise or training sa mga inakay na yon. So, yan po mga kalapatid, hanggang dito na lang po tong kwentuhan na to dahil medyo mahaba na naman yung aking video. And yung shoutout po, next video na lang. So, kung gusto nyo pong ma-shoutout is i-comment nyo lang po dito sa video na to and isa-shoutout ko po kayo isa-isa. So, ayun po mga kalapatids. Flip ko po ulit yung... So, ayun po mga kalapatids. Next update po, magsa-shoutout nga ako. So, i-comment nyo lang po dito sa video na to kung gusto nyo pong magpa-shoutout or may mga katanungan po kayo sa akin. So, ayun po mga kalapatids, maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit mo na rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga video. So, ayun po mga kalapatids, hanggang dito na nga lang po itong video na to. And maraming salamat po ulit. Happy flying po sa ating lahat. And maraming salamat po ulit sa lahat ng bumisita sa akin last Saturday, yung po mga nag-love visit. So, I enjoyed so much na meron pong bumisita sa akin dito. So, yung pong mga malalapit sa akin na gustong bumisita, bumisita lang po kayo. Welcome na welcome po kayo dito sa Francis M. Loft. So, yung po mga kalapatids, hanggang dito na lang po. So, ulitin ulit.